Hi, welcome back to my channel with Luis Assumption Vlogs. And ngayon, nandito na naman tayo para mag-share ng ating nais i-share para sa ating vlog na ito. At naisip ko na i-share ang tungkol sa aking nakaraan tungkol sa pagsusulat ng comics. Actually, nagsimula ito noong 1997 at naisip ko lang i-share ito dahil after kong mag general cleaning kaninang umaga, and yun, naalala ko rin na may nagsabi sa akin na picturean ko daw ang mga ito para dahil syempre nagiging printer na ang paper nito, and para lang may digital ano, pero so not aside from picture yung isisip ko kundi pati na rin video, which is para maipost sa YouTube. So hindi naman siguro mag-copyright ito dahil sa akin naman talaga itong mga istorya na ito. Hindi naman ako nag-post ng iba, and ito ay na-publish ko noon 1997 sa Atlas Publishing House sa may ano, sa may Cubao. Hindi ko alam kung buhay pa ngayon yung publishing house na to kasi matagal na rin akong hindi napupunta ron. Almost dekada na akong hindi napupunta ron. And naalala ko noon ay halos una kong may ilan sa mga naisulat ko eh puntong sa kababalaghan, sa mga maikling kwento lang na nagkakalaga lang dati ng actually 60 pesos ang isang istorya, bali lumalabas na 15 pesos kada page, kaso nga lang dahil may tax pa nakukuha ko na lang 44 pesos. So ganun lang kalaking halagaan na kukuha ko noon per istorya. Maliit pero yung fulfillment ba, katulad nito yung Hiwaga, yung South Evil, na feature pa siya sa front page ng yung aking istorya. So isang malaking karangalan noong panahon na yun na kapag yung may kwento na ilagay dun sa mismong front page. So itong South Evil patungo sa mga nagda-drugs, na naisip ko lang noon kasi ng mga panahon na yun may mga nakikita akong nababalitaan, mga nagda-drugs, ganyan, mga ano-ano. Then, naisip ko rin na magsulat ng kung ano-ano tungkol sa kagaya ng, ano ba yun? Kalimutan ko na kung ano tawag din yung walang kamatayan kasi marami daw, marami na kamatayan noon. Tapos hanggang sa naglaro ang aking isipan na ano kaya kung walang namamatay? Ano kaya ang itsura ng tao? So, yun, ang sa aking isipan na isang lalaki ang hinuli niya yung nasa kamatayan. Pero wala namang mamatay. So, yun, ang nahuli niya, fantasy siya dating. Nahuli niya, hindi siya namamatay. Wala namang mamatay. So, kahit magpapamatay ang isang tao, hindi namamatay. Kasi nga, sa kamatayan ay nakulong sa isang paratory. Ngayon, magkaroon din ako ng isang suratin tungkol sa Happy to Love kung saan ito yung mga kung anong mga hirap ng tao, siyempre pinakamaraming anak. So, yun. Umabot siguro na hindi ko alam hindi, hindi ko alam kung hindi na yung isulat ko na tungkol pa tungkol doon. Mahirap magkasulat na lang nung nagiging malikot ang iyong isipan. Hindi mo alam kung saan kadadali ng iyong istorya. Ngayon natigil ako sa pagsulat dahil sa tao ko ng trabaho. Pero minsan nami-miss ko na rin magsulat na ano ba ang kailangan ko isulat na yun. Habang din kinukuha ko itong, nagre-record ako itong boses nito, nag-isip ko, ano kaya pwede ko isulat sa mga susunod ng mga araw? Makapagsusulat pa ba ako? So napakaraming katanungan ang nasa isip ko. Dapat malaman ko na kung ano magiging kasagutan dito. So, sa mga pwede makatulong sa akin kung saan ako pwede magsulat, feel free to comment down below para mabigyan naman ako ng pagkakataon kung ano ang dapat ko isulat sa mga susunod na araw at saan ako pwede magsulat. Hindi ako halos nabitingin sa kung magkano kikitain. Ang sa akin lang ay makapagsulat ako ulit ng creative. Ko mga tipong yung fulfillment ka pala, hindi ko inisip na magiging,
na walang pera sa pagsusulat. Oo, walang pera sa pagsusulat, pero yung fulfillment kumbaga ng isang writer, yun ang hinahanap ko ngayon. So, hanggang dito lang lamang at ang aking may pinukwento tungkol sa comics. So, comics na kilala pa ba ng mga kabataan ngayon? Malamang hindi. Marami ng kabataan ngayon ang ganun kung nung mga pinanganak na 2000, 2010, ngayon, hindi nila kilala po ano ng, ano, ng comics. Malakakilala lang ito yung mga batang 90s kagaya ko. So, hanggang dito lamang ulit. God bless you all. Stay safe always. Bye for now. Don't forget to subscribe muna rin sa link na to at i-share din sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po.